Total body. Ating cable. So, subukan natin. Sarap yata mga rider. Lakas ng hatak. Basta kayo mga ka-rider, ngayon ay palit tayo ng ating handle grip throttle ng ating Raider 150. So in order ko to online shop, and then meron pala siyang tatlong gear, no, sa ating throttle. So yun yung tutorial na gagawin natin, kung ano ba ang performance ng ating motor kapag pinalitan natin ang ating throttle gear ng ating motor. So first case mga ka-rider, ang gagawin natin, tanggalin natin tong ating handle grip, yung stock natin. Mapapansin nyo, meron akong nilagay ditong pinaka-guide ng ating throttle, no? So medyo malalim kasi kapag nag-accelerate tayo, tsaka medyo nakakangalay siya. So instead na palitan ko na lang ng bago, no, kaysa ladyan ko ng ating speed dito yung ating handle grip. So first, tanggalin natin tong ating screw. And guys, pansin nyo, natanggal ko na siya. And then ito kasi, tanggalin din natin ka-guide ng ating throttle. Pinawit ko to dahil nangangalay yung kamay ko. At medyo malalim kasi kapag nagto-throttle grip ako, no, nag-accelerate. So first, ang gawin natin mga ka-rider, ayan, pasukin natin ang ating Phillips screw, and then pasukan natin ang W40 sa loob ng ating handle grip para mas madali siyang tanggalin, hindi siya makapit. So, ito lang yung process na gagawin nyo dyan mga rider para hindi nyo matagal din sa pagkabit, no? So paikot nyo lang yung ating Phillips screw, and then para makaikot yung W40. Ganun lang. Pag na-reach mo na yung isang turn, i-twist nyo lang siya. Pag gumalaw na siya, saka nyo siya hilahin. Yan. Tanggal na mga karakter. So clean lang natin, ha, yung madulas na W40. So next natin, tanggalin natin tong nag-fold dito sa ating throttle, yung throttle cable at yung dalawang screw. So tanggalan natin, remove lang natin, na ibaba lang natin tong ating cover, and then tanggal na yung throttle. So nakabit na mga rider. So ito na yung gagamitin ko, ano, sprayan lang natin ng W40 sa paligid. So ito lang ilalagay ko mga ka-rider, kasi yung una nating original na nakalagay dun sa Barracuda,
hindi siya kasya, no? So ang gagawin natin, instead na hindi magkasya, yung stock na lang na screw ang ating gagamitin kasi masyado siyang maikli dun sa bago nating barakuda. Kaya ang nilagay ko, same screw pa rin yung stock kasi mahaba yung pagkakabitan ng ating throttle. So ito guys, papakita ko sa inyo mga ka-rider, no, yung connection ng ating throttle gear. So ang kakabit mo muna yung ating normal na gear, and then for the following day yun naman yung progressive, and then yung the following day testing natin ito, no, yun naman yung rapid, no, yun yung sinasabi nilang racing. Ito yung konting piga mo lang, hatak agad, no. So chine-check ko lang, no, kailangan kasi stable yung connection ng ating throttle. And then maglagay lang kayo ng space para dito sa throttle grip natin, no, para hindi pag binalik natin yung neutral niya, hindi siya sumasabit, para hindi nagwiwiggle yung ating throttle. Kailangan kasi ang tawag dito, ang normal ang pagkakabit, meron siyang allowance, free to grip siya, so pinihit para maiwasan natin yung pag-wiggle ng ating throttle kapag naka-neutral tayo, para iwas aksidente rin. Alright, so ito, kakabit ko na to mga ka-rider. Watch out kayo for the testing na gagawin natin. Sana patuloy kayong umantabay. Te-testingin natin to isa-isa mga ka-rider. So ang tinetesting natin ngayon ay ang ating normal gear na throttle. Medyo may difference lang siya sa stock natin, ha? Medyo mataas lang siya ng konti kapag nag-accelerate tayo kumpara dun sa luma nating stock. Next na testing natin bukas ay ang ating progressive naman na gear. Tingnan natin kung anong effect, no, kapag pinalitan natin ng ating progressive. Progressive, medyo mataas, automatic kapag nag-throttle tayo, no? Hindi agad siya kagaya ng stock natin na medyo may delay, no? Sa progressive kasi, pag nag-accelerate tayo, diretso na, no? Hindi kagaya ng ibang motor, no? Like FI kasi fuel injected. So, pagpiga mo agad ng ating throttle, hurry agad yung silinyador ng motor, no, sa mga FI. Unlike dito sa curb, pag nag-accelerate tayo, hindi agad siya arangkada, no? Yun ang kaibahan kasi sa fuel injected tsaka dito sa ating curb. So yung normal na ginagamit natin, wala naman ako nakita ng problema, no? Mataas lang ng konti kumpara dun sa stock natin. So, sa tingin ko mga ka-rider, yun na. Ito na yung ating for today's video, no. Up next natin yung ating progressive naman. Palitan ko uli ng gear to para makita nyo yung difference. Okay. Watch out kayo next video mga ka-rider.
What's up mga ka-rider? Part 2 tayo, day 2 ng ating throttle testing. So, kinabit ka naman ngayon sa ating throttle, ang ating progressive na gear, no? Sa Barracuda na brand na throttle grip na binili natin sa online shop. So guys, wala naman akong masabi rin, no, dito sa second na gear ng ating Barracuda. Ganda rin ang hatak, smooth. So kumpara sa stock natin, itong progressive medyo angat, no, hindi siya ganun ka-delay. Pag nag-accelerate tayo, malakas yung reaction ng arangkada. So maganda rin yung performance na ito mga ka-rider sa progressive. Ang hand grip ng Barracuda maganda rin mga ka-rider. Sa day 2 natin experience, no, ng ating Barracuda grip, handle grip. So meron pa tayong isang ite-testing, yung ating progressive, rather itong rapid. Lalagay natin rapid na throttle na, no, yung ating gear. So yun lang guys, watch out kayo for the next video for rapid sa ating hand grip. Let's go guys, right side, ingat. Woo! What's up guys, sa part 3 ng ating video. Kinabit ko na ang ating rapid gear, no, progressive. Sarap ihataw to mga guys. Suabe, sarap ihataw. Woo! Ito na yung day 3 na kinabit ko, no guys. So tinignan ko yung difference ng tatlo. So sa rapid talaga, mararamdaman mo, no, parang racing yung dating ng ating accelerate ng throttle natin. Ang lakas humatak. Para siyang quick throttle na yung dating ng acceleration. Smooth din yung ating pagmamaneho mga ka-rider. Pero medyo may konti siya, no? Unlike sa mga FI injected, kasi yun talaga, ang difference talaga nun. So, ano, piga mo sa throttle, yun na agad yung bibigay sa'yo. Unlike sa mga carb, may konting delay talaga siya. Mararamdaman mo talaga yung difference nila. So overall naman guys, sulit naman, no? Sulit din yung throttle na to. Wala naman ako siyang, wala akong pinalitan dito. Ang kinabit ko lang yung gear, yung ating cable stock pa rin naman. Wala tayong pinalitan. Woo! Sarap tigain, eh. Medyo matraffic lang mga ka-rider. Subukan natin sa medyo malay-lay yung konti. Pagkalagpas natin sa traffic. Sa stoplight tayo mga ka-rider. Sarap ihagod ng rapid mga ka-rider. Alright. Makikita mo talaga yung difference ng stock throttle, no? Kapag nag-upgrade ka ng throttle, throttle body, ating cable. So subukan natin. Sarap yata mga rider. Lakas ng hatak.
So yun lang guys mga ka-rider, watch out kayo for the next video natin gagawin, ha? So ride safe, ingat mga ka-rider. Thanks for watching. Please subscribe, share, at like our channel, Suzuki Raider.